Mga kapamilya, Good Samaritan po kung ituring si Jenny Tayaban matapos niyang isauli ang wallet na nagalalaman ng 13,000 pesos, ATM card at mga ID na nawala sa isang pasyalan sa Baguio City noong April 25. Laking pasasalamat ng may-ari ng wallet na si Rafael Reyes kay Jenny. Hindi daw niya na malayang nahulog ang wallet dahil sa taranta matapos maaksidente ang anak habang nakasakay sa kabayo na nirespondihan naman ng Baguio City Police Office, Tourist Police Unit at matapos maihatid sa ospital ang bata ay agad din siyang nakatanggap ng report na may nagmagandang loob na nakapurot ng kanyang nawawalang wallet. Kasama po natin sa telepono si Jenny Tayaban, ang Good Samaritan po na nakapurot ng wallet sa isang pasyalan sa Baguio City. Hi Jenny, magandang umaga sa iyo. Oh, good morning po. Morning, at kasama rin natin Jenny si Rafael Reyes, ang daddy po ng itong bata at may-ari po ng wallet na nahulog noong namamasyal sila noong April 25. Sir Rafael, magandang umaga. Yes sir, good morning po Sir Ed. Ayun. Sige, kwentuhan niyo kami Sir Daddy Rafael, no? Ano ba yung kwento noong April 25? Ano ba yung nangyari at nasaan ba kayo noon sa Baguio? Nasa Wright Park po. Yan, tumakay po na kabayo yung dalawang anak ko. Yun nga po, nagkaroon ng aksidente. Nahulog po yung bunso ko ng anak. Eh, kumusta na ngayon yung bunso mong anak? Okay naman. Sa hospital, ha? Okay naman po siya. Yung result ng x-ray, wala naman po naging bali. Okay naman po. Mabuti naman, no? Eh, yung isang anak, hindi naman na ano? Eh, hindi naman po. Magkahiwalay sila sa kabayo. Magkahiwalay po. At napa-x-ray naman at walang gasgas, walang naging bali sa katawan. May konting gasgas lang po sa right na tuhod niya po. Pero konti lang po. Pero siguro magaling na by now. Okay na po, okay na po siya. Okay na, okay na. So, paano mo nalaman na nawawala yung wallet mo? Actually, sir, matagal pa bago ko ma-discover na nawala yung wallet ko eh. Andun na po kami sa magbabayad na po ako sa kinahina namin. Doon ko po nalaman na wala na po yung wallet ko. Noong una, akala ko po, naiwan ko lang po sa kotse. Nalikaw po yung kotse. Wala po siya doon. Yan, medyo kinabahan na ako kasi nga, andun po yung pera, yung ATM ID. Ko, yung pera. Yes. ATM cards, no? Napakahirap talagang pag gano'n, nawala ng wallet eh. Talagang parang gumuho yung ano mo, no? Kasi tatawagin mo lahat sila eh, di ba? Yung mga cards, lahat. Gagawa ka ng papanotaryo pa. Gagawa ka ng mga affidavit of loss. Trabaho mo, Rafael? Sa Parkour employee po. At nung araw na yon kasama mo yung dalawang anak mo at saka asawa mo? Yes po. Babakasyon po kami. Ah, nagbabakasyon sila sa Baguio. Kayo ba ay taga saang parte ng Pilipinas? Taga Malabon po, sa Manila po. Ah, at pumunta lang ng Baguio para makasyon ng mga araw na yon. Opo. Oo. Si Jenny naman, salamat sa iyong katapatan, kagandahang loob. Walang ano man, sir. Oo. Nakapag-usap na ba kayo ni Rafael? Hindi po. Nakita po kami doon, binalik nga po sa akin yung nabalik po sa akin yung wallet. Ah, nakita kayong dalawa. So mabuti naman po, kasi, na nakapagsalamat ka directly sa kanya. Salamat naman po kami. Bali, kasi nung nangyari po yun, yung tinawagan ko po si Sir, yung si Sir James, yung police po na tumulong sa amin. Mm-hmm. Nag-assist po sa akin para madala nga po sa hospital yung anak ko. Iwan niya po kasi yung number niya sa wife ko. Kaya nakontak ko po siya kagad nung nalaman ko nawawala yung wallet ko. Kaya yun, sabi niya, sige sir, tutulungan ko po kayo. Tamang-tama at nakakuha ka ng numero ni sir. Ikaw ba, Jenny, ay nagbabakasyon rin sa Baguio? Hindi po. Nagtatrabaho po ako sa R&R. Dito sa my rest room ng R&R. Opo. At ikaw ay taga-Baguio talaga? Hindi po, ma. Ay, sir. Taga Ifugao po ako. Ah, at doon ka lang nagtatrabaho sa Baguio. So itong mga pangyayaring ito ay hindi na bago sa iyo. May mga pangyayari talaga sa araw-araw na pagkatrabaho mo diyan
na may mga naiiwan talagang mga ganitong wallet, halimbawa. Sir. Oo. Ano naman ang kwento mo sa ano sa pagkakapulot mo ng wallet noong April 28? Ano nangyari mula sa inyong punto de vista? Sir, noong 25, papasok ako na mag-map sana. Titignan ko kung okay yung restroom, kung malinis ba o ano. Eh, nakita ko po yung wallet, pero hindi ko pa kinuha kaagad. Tapos may pumasok po na kwan, mag-CCR. Sabi na may wallet po dito, sabi niya eh. Opo nga po, sir, eh, inihintay ko po yung may-ari para kwan. Eh, baka kukunin ko, baka may bawas yan, eh ako po yung mapagpintangan. Eh, sabi niya, kunin mo na, lagay mo dun sa ano. Sir, ikaw na lang kaya kukuha at lagay mo dun sa may table. Kaya kinuha niya, nilagay nung sa table kasi may CCTV po sa may table. Kaya linagay po niya sa table yung customer. Mm-hmm. Thank you naman dun sa customer na naglagay doon. Kaya linagay niya doon. Kasi siyempre nagtagay ko, baka kulang nga yung pera na nandun. Eh, siyempre ako po ako pagbigitanan. Ano kasi ang pagbigit ko. Kaya, kanuha ng customer. Kaya tingin naman sa drawer. Hello? Jenny? Yes, ma'am? Nagkakaroon ng ingay eh. Nasaan ka ba? Gumagalaw ka ba? Dito pa ako sa aming botanical. Okay. Nagkakaroon ng ingay dyan. Parang may maingay sa palibot mo. Pwede ka bang lumakad ng konti para makaiwas dun sa ano? Naririnig natin na ingay? Okay, sige. Yun. Parang okay na. Okay. So, nilagay sa table yung wallet doon sa may CCTV para siguro makita ng CCTV, para makita sa CCTV kung anong gagawin sa wallet, no? Binuksan at hinanap ba yung ano? Nakita ba yung ID ni, ano, ni Rafael? Hindi po namin nakita. Tapos, nung ano, bumalik ulit yung customer, sabi niya, tingnan natin, tatawagan natin yung may-ari, baka ano, hinahanap niya. Sabi ko, ikaw na sir, natatakot ako, sabi ko. Eh di, ano, di tinignan niya yung ID, tinawagan niya yung number, eh cannot be reached kasi, sabi niya, eh cannot be reached naman. Sabi niya, di lagay mo na lang dyan sir, sabi ko. Eh, nung hapon na yon, may pumunta na dalawang polis, natanong kung may naiwan na wallet, sabi ko, meron naman po. Sabi niya, sige, hintayin na lang natin yung may-ari para i-turn over natin yung pera, yung wallet at saka yung pera na nandyan. Sabi ko, sige po sir. Mm-hmm. At pagkatapos nun, ay dumating yung mga police pagkatapos na turn over na kay Rafael. Yes po, dumating naman si sir at binilang doon sa may upuan yung pera, eh okay naman, wala namang nabawas, wala namang nawala. Thank God at yun po yung nangyari sir. Oo, pati yung mga cards, no, napakaimportante ng mga cards, mga IDs, 'di ba? Na bilang all accounted for. Yes po, sir. Oo, at nakapagpasalamat sa iyo si Rafael. Yes po. Pati po yung asawa, papasalamat sa akin at ako po yung nakakita. Oo, mabuti ikaw ang nakakita dahil matapat ka at alam natin na sinuli mo nga no, yung wallet. Kung iba na hindi talaga matino, ay baka kung ano na lang nangyari doon sa pera at doon sa mga IDs, no? At ito po mga kapamilya, ay mga kwento na dapat ginagaya natin, no? Yung mga katapatan ng mga tao sa ating paligid, no? Iba't ibang mga trabaho, iba't ibang profesyon, pero nakakita ng mga ganito at natutuwa tayo, kaya po i-feature natin, no? Para tularan, para magsilbing halimbawa sa marami sa atin, no? Sa ating lahat na mga Pilipino, no? Rafael? Yes, sir. Pwede bang mahinga ng mensahe para kay Jenny at sa mga nanonood sa atin ngayon? Ayun, Ate Jenny, maraming salamat po ulit. Kasama po ng aking pamilya, nagpapasalamat po kami sa inyo. Hindi po dahil sa inyo, nasira na po yung bakasyon namin. Sabi po kami dahil kayo po yung nakakita ng wallet ko. Ganun din po sa kay Sir James po, yung pulis po na tumulong po sa amin. Papasalamat din po ko. Sir, maraming salamat po. Sa yung dalawa ni Ate Jenny, swerte po kami.